Amen. Okay, okay na po. Magandang umaga po sa inyo. Thank you and please be seated. Ano po? All right. Masaya ba kayo sa awitan natin? Amen. All right. Basta't ang lahat ay umaawit, masaya tayo, ano? So muli ay binabati ko lahat ng mga tatay ng Happy Father's Day at tayo po ay magse-celebrate ng Father's Day sa darating na linggo, ano po, at paghahandaan po natin 'yan. Turn your Bibles with me sa Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. At being Father's Day, ay pag-aralan natin ang tinatawag na mga family roles. Ano po? Meron lamang tatlong miyembro ang bawat pamilya. Ano? At sa bawat roles na nakapabilang sa bawat pamilya, ay may kanya-kanyang responsibility. Ano po? Now, sabi rito sa Ephesians chapter 5 sa verse 21, basahin muna natin. Ang sabi rito, submitting yourselves one to another in the fear of God. Ano po? So, verse 22, wives, ano po yung utos sa mga asawang babae? So, ang mga asawang babae ay isa sa mga bumubuo ng bawat pamilya. Ano po? At ang sabi dyan, wives, what's the word? Submit. Ano po? Submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Ano po? Now, makikita natin na ang utos na yan ng Bible sa lahat ng mga asawang babae na sila'y magpasakop sa kanilang asawang lalaki ay una, yan ay scriptural at merong pamantayan na ang pagpapasakop na ito ay gaya ng pagpapasakop ng mga asawang babae kanino? Sa Panginoon, as unto the Lord. At merong binigay na dahilan ang Bible. Ang sabi ng Bible, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. What's the reason? Verse 23. For the husband is the head of the wife. Ano? Sa pagkadisenyo po ng Bible sa tahanan, sa pagsasama ng asawang babae at asawang lalaki, ay sabi dyan, the husband is the head of the wife. Siya ang pangulo. Ano po? So, ibig sabihin, siya ang pinaka-leader ng asawang babae. At ang sabi rito, inihalintulad po yon sa relationship ni Kristo with the church. Pagpaumanhin po ninyo, ano, hindi naman po siya ubo eh, ano? Siya po ay throat irritation. Kapag nagsasalita ako, pag kahit na nga huminga ako ng malalim, pagka na-trigger ay kumakate, ano? Hindi siya ubo sapagkat wala naman akong lagnat. Ano po? So, sabi diyan, kaya matakot kayo pagka umubo ako pagkatapos may lagnat. Ano? Wala po tayong lagnat. Talagang throat irritation lang. Masyado po talaga siyang kumakate pagka nai-irritate. So, bakit daw kinakailangan ang babae magpasakop sa kanyang asawang lalaki? Sapagkat the husband is the head, pangulo. Ano po? At ang sabi doon, even as Christ is the head of the church. Ano po? Now, that is a mystery na makikita natin sa
sinabi ni Apostle Paul sa aklat sa mga taga-Epeso. Tingnan po ninyo, sa Ephesians chapter 1, verses 22 and 23. Ang sabi sa verse 22, "And God hath put all things under His feet." Sino yon? Si Jesus Christ. Ang lahat daw ng kapamahalaan ng lahat ng mga bagay ay ipinagkatiwala ng Diyos Ama sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. And gave Him, at ibinigay kay Kristo ang alin? Yung kapamahalaan, to be the head over all things to the church. At ang sabi sa verse 23, the church, which is His body, the fullness of Him, yung Him dyan ay si Kristo, that filleth all in all. So ganito po yung naging order. Ano po? Ang Diyos Ama ay ipinagkatiwala ang kapamahalaan lahat sa Panginoong Jesucristo, at ang kapamahalaan na yun ng Panginoong Jesucristo, ipinagkatiwala naman niya sa church. Ano po? At ang church, ang sabi ng Bible, is the body of Christ, sa verse 23. At ang sabi diyan, the fullness of Him that filleth all in all. Kaya nga makikita natin, ang relasyon ng Panginoong Jesucristo at ng church, si Kristo ang ulo, ang iglesia ang katawan. Ano po? Nakakita ba kayo ng ulo na hiwalay sa katawan? Walang ganon. Ano? Kaya makikita natin na the church sa verse 22, which is His body, sa verse 23, ang sabi dyan, the fullness of Him. Na ang iglesia na kanyang katawan ang kumukumpleto sa Panginoong Jesucristo. Bakit? Sapagkat kung ulo lang at walang katawan, hindi kumpleto. Ano? Kung ang katawan naman, walang ulo, ganun din, hindi kumpleto. Kaya sabi ng Bible, Christ that filleth all in all. Kaya kahit na ang iglesia ang katawan, kung siya'y walang ugnayan kay Kristo, baliwala din. Ano po? Kaya nga kung natin, Christ can exist by Himself, but the church cannot exist without Christ. Ano po? So, Ephesians chapter 5 and verse 23. Balik tayo doon. Ano po? Kasi yun yung tinuturo sa atin ni Apostle Paul. Ano po? Concerning the relationship of husband and wife. For the husband is the head of the wife. Kung paanong ang relasyon ni Kristo at saka ng church ay hindi pwede maghiwalay, ganun din ang relasyon ng mag-asawa ay hindi rin dapat maghiwalay. Sapagkat ang turo ng Bible, yung dating dalawa ay naging isa. Kanya sabi ng Bible, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Kung paanong ang asawang lalaki at ang asawang babae ay hindi dapat maghiwalay, gayon din, hindi maghihiwalay ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang iglesia. Ano po? Sabi sa verse 24, therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in how many things? In everything. Ano po? Kanya makita natin sa pagtuturo ni Apostle Paul concerning family roles, ay una, binanggit ang mga asawang babae. Wives, what's the responsibility of the wives? What's the word? Submit. Ano po? At nakita natin ang dahilan. Ano po? Bakit? Sapagkat inilarawan ang relasyon ng mag-asawang lalaki at mag-asawang babae na kagaya ng relasyon ni Kristo sa kanyang iglesia. Now, tingnan naman natin yung pangalawang role sa tahanan. Sa verse 25, ang sabi rito,
husbands. Ano naman ang responsibility ng husband? What's the word? Love. Okay? So, husband, love. Wife, what's the word? Submit. Husband, what's the word? Love. Love your wives. Gaano? Sa paanong paraan? Ang sabi ng Bible, even as Christ also loved, past tense yan, ha? Hindi umiibig, kundi umibig. Ano? As Christ loved the church and what? Gave himself for it. So, babalikan natin. Concerning family roles, ano yung nabanggit dyan? What's the role? Wife. Ano yung responsibility? Submit. What's the second role? Husband. Ano yung responsibility? Love your wives. Ano po? Now, kung tatanong tayo sa chapter 6, yung pangatlong bumubuo ng pamilya. Ang sabi dyan, children. O ano sabi ng mga ng Panginoon sa mga bata? Children, what's the word? Obey. Obey who? Your parents in the Lord, for this is right. So, tatlong responsibility o tatlong roles ang meron ang pamilya. Tatay, nanay, at mga anak. At ang bawat responsibility at ang bawat roles na yan ay may kanya-kanyang responsibility. Ano? Na kung ating gagampanan, sabi ng Bible, magiging maayos yung ating pamilya. Sabi ng Bible, what's the responsibility of the wife? Submit. What's the responsibility of the husband? Love. At what's the responsibility of the children? Obey. Kanya nga sa mga bata, hindi dapat matigas ang ulo. Ano ba? Sabi ng Bible, sa mga bata, maging masunurin. Ito pa ang sabi ng Bible. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. 10 utos na ibinigay ng Panginoon. Pero makikita natin, merong dalawang direction. Ano? Una, yung tinatawag na vertical direction, yung responsibility ng tao sa Diyos. At yun ang unang apat na nakapaloob sa 10 utos ng Panginoon. Yung pangalawang direction naman ay yung tinatawag nating horizontal. Ano po? Yung ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Ang sabi rito sa verse 2, honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise. Bakit nabanggit na first commandment with promise? Diba sabi ko, dalawang direksyon, vertical, yung responsibility natin sa Diyos, at saka horizontal, yung responsibility natin sa ating kapwa. Yung sabi rito na first commandment, ang tinutukoy dito, yung horizontal direction, yung ating pakikitungo sa ating kapwa. At nung ibinigay yun mula sa 5 hanggang sa 10 utos, ang unang utos na nabanggit ay, children, obey your parents in the Lord. Bakit kaya yun ang unang nabanggit patungkol sa relasyon ng tao sa kanyang kapwa? Sapagkat ang lahat ng bansa, ang lahat ng mga iglesia ay binubuo ng pamilya. Kaya nga makita natin, the family is what? The smallest unit of society. Ano? Kaya nga makikita natin, yun ang inuna ng Panginoon, sapagkat kung marapat at maayos ang relasyon ng lahat ng bumubuo ng pamilya, hindi ba't magiging mabuti rin ang ating komunidad? Magiging mabuti rin ang ating bansa at ang ating mga iglesia.
Kanya mahalaga po na makita natin yan. Ano po? Sa verse 3, that it may be well with thee and that thou mayest live long on the earth. Yan ang pangako. Sabi ng Bible, unang utos na merong pangako with promise. At ano yung promise sa mga anak kung masusunod natin ito? Sabi ng Bible, that it may be well with thee. Na maging mabuti, kapaki-pakinabang para sa mga bata. At ang sabi doon, that thou mayest live long on the earth. Okay? Now ngayon, mga bata pa kayo. Pero ang sabi ng Bible, para pala maging mahaba ang buhay ng isang tao, eh ano po ang sikreto? Maging masunurin sa mga magulang. Ano? Pag hindi tayo masunurin sa ating mga magulang, hindi matutupad yung pangako na yon na may kinalaman dun sa utos. Ano? Kaya makita natin, ang utos ng Panginoon, eh hindi para pahirapan ang ating buhay. Kundi makikita natin sa Bible, ang utos ng Panginoon ay para talaga sa ating kapakinabangan pag nasunod natin. Ano po? Kaya sabi rito, unang utos na mayroong pangako. At ang pangako ay ang sabi ng Bible, that it may be well with thee and that thou mayest live long on the earth. O again, ha? Ano sabi ng Bible? Ang role ay wife. What's the responsibility of the wife? Submit. So, the role of the husband, what is the responsibility? Love. And the children, what's the responsibility? Obey. Ano po? So, kung susundin natin yan, magiging mabuti ang ating mga tahanan. Magiging mabuti ang bawat barangay, ang bawat komunidad. Bakit? Hindi ka makakakita ng babaeng binubugbog ng kanyang asawang lalaki. Ano? Bakit? Kasi mamahalin mo ba o sasaktan mo ba ang iyong minamahal? O tingnan natin, paanong inutos ng Panginoon yan? Sabi rito sa verse 25, chapter 5 and verse 25, husband, love your wives even as Christ loved the church and gave himself for it. Now, merong pattern, merong example kung paanong mamahalin ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae. Sa ano raw ang pattern? Sabi ng Bible, as Christ loved the church. Paano ba minahal ni Kristo ang church? Sabi ng Bible, and gave himself for it. Ganyan minahal ni Kristo ang church. He gave himself for it. Look at John chapter 3 and verse 16. Ano po? Napakagandang talata nito. John chapter 3 and verse 16. Ano sabi diyan? For God so loved the world. Ano po? So, pinag-uusapan ang pag-ibig ng Panginoong ng Diyos sa atin. So, paanong ginampanan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan? Kabilang tayo doon. Sabi ng Bible, that God gave His only begotten Son. Na kanyang ipinagkaloob, ibinigay. Ano po? Now, hindi muna tayo dadako sa kung paanong ibinigay ng Panginoon ang Diyos Ama sapagkat medyo mahaba-habang pag-aaral yan. Pero kung hindi ibinigay ng Ama ang kanyang anak para mamatay sa krus ng Kalbaryo, wala po tayong kaligtasan ngayon. Amen. Kaya sabi ng Bible, that He gave His only begotten Son. Ano sabi diyan? That whosoever, ang sino man na sa kanya ay ano? Sumampalataya. Ay hindi na mapahamak kung hindi magkamit ng ano? Buhay na walang hanggan. Kaya makikita natin
na si Kristo ang tanging tagapagligtas. Paano ginampanan ng Panginoong Kristo ang ating kaligtasan nung siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo? Bakit naman kinakailangan mamatay ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kinakailangan talagang mabayaran ang kamatayan ng tao. Lahat tayo ay makasalanan at dapat magbayad ng kamatayan. Pero dahil sa talatang yan, ipinapakita ng Bible na ngayon hindi na, sapagkat si Kristo na ang nagbigay ng tanging paraan para ang lahat ng tao ay ano? Maligtas. Alright. So, yan sabi doon sa Ephesians chapter 5. Husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. What kind of love was this? Sacrificial love. Kanya nga makikita natin kung si Kristo ibinuwis niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan, ay nakikita natin, ganun din, inuutusan ng Diyos ang lahat ng mga asawang lalaki na maging handang ibuwis din naman ang kanilang buhay para sa kanilang asawang lalaki, asawang babae. Naunawaan niyo po mga kapatid. Kanya hindi po makatarungan at hindi biblical kapag ang asawang lalaki nananakit ng kanyang asawang babae. Maliwanag po ba? Kasi ang pag-ibig na dapat ipakita at ipahayag ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae ay sacrificial love. Look at verse 26. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Ano po? So, hindi lamang nakumpleto sa pamagitan ng sakripisyo ng Panginoong Kristo, kundi meron siyang layunin. Ano po? Nung tayo ay maligtas, hindi ba't binago ni Kristo ang ating buhay? Kanya nga sabi ng Biblia, ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay o ang mga lumang bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Ano po? Kaya makita natin, yung sanctify dyan and cleanse the body with the washing of water by the word, ito po yung layunin ng Panginoon sa atin. Kaya nga makikita natin, kung tayo ay may relasyon kay Kristo, hindi ba tayo ay pinagpaging banal? Amen. Sanctification. Kaya nga, ganun po ang responsibilidad ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Na yung babae ay dapat habang tumatagal ang kanilang relasyon, lalong nagiging malapit sa Panginoon. Ano po? So, makita natin yan. Look at verse 27. That he might present it to himself, a what? Glorious church. At nasabi dyan, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be what? Holy. Holy and without blemish. Sa isang salita, kung atin pong liliwanagin yung verse 27, na ang layunin ng Panginoon para sa kanyang church ay kanyang maihandog sa Diyos na isang busilak, pure, walang kapintasan. Sabi dyan, a glorious church, not having spot or wrinkle. Di ba yung wrinkle, lumalabas lang yan sa mga kagaya ni Pastor Joey na senior citizen. Oo. Habang dumadami yung pileges dito, lumalabas na matanda na. No? Kanya nung ako ay nagpunta sa ilang mga churches last week,
Sabi ko, senior citizen na po ako. Hindi halata sa mukha, hindi halata sa edad, pero sa lakad, halatang halata. Ano? Kasi talagang, ano na eh, puro arthritis na eh, no? Talagang mabagal na, ano? Pagka hindi nag-ingat, baka gumulong, ano po? So, pure, ano? So, talagang busilak. Yan ang layunin. At tayo bilang mga mananampalataya, deeper doctrine, ikabahagi sa iglesia na tinubos ng Panginoon Jesucristo. Kanya dapat makita natin ang ganong pag-asa na merong isang araw na ihaharap tayo ng Panginoon Jesucristo sa Ama na tayo ay kabilang sa isang katawan na ano? Glorious. Not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be what? Holy and without blemish. Look at verse 28. So ought men. Kanya nga, kinakailangan na lahat ng mga asawang lalaki na mahalin ang kanilang mga asawang babae. Sa paanong paraan? As their own bodies. Kaya huwag niyo kakalimutan, the church is the body of Christ. Why? Because Christ is the head of the church. Ibig sabihin, hindi pwede maghiwalay si Kristo at ang iglesia. Christ is the head, the church is the body. Kanya nga, sa ganong ilustrasyon, ang sabi dito ni Paul sa verse 28, so ought, pag sinabing ought, must, hindi pwedeng ikutan, hindi pwedeng hindi mangyari. So ought men ought to love their wives as their own. Meron ka ba nakitang tao na hindi niya minamahal yung kanyang katawan? Ang patunay na minamahal mo yung kanyang katawan, inaalagaan mo yan eh. Pinaliliguan mo, nagtututbrush ka, sinusuklay mo, inaalagaan mo, ano? Kaya sabi doon, so ought men to love their wives as their own bodies. Why? He that loveth his wife, loveth himself. Ang asawang lalaki na minamahal niya yung kanyang asawang babae, ay sabi ng Bible, ay umiibig din sa kanyang asawang babae gaya ng pag-ibig niya sa kanyang sarili. Kanya nga hindi mo sasaktan ang sarili mo, di ba? Bakit? Sapagkat ang lalaki at yung babae, yung mag-asawa, they became one flesh. Ano? Kanya hindi mo pwedeng saktan ang iyong sarili. Pinaliwanag yan sa susunod na talata. Look at verse 29. For no man ever, wala pa tayo daw nakita na isang lalaki mula noon hanggang ngayon, ever, sabi dyan, yet na mangyayari na kanyang kinamuhian ang kanyang sarili. Alright? So yun ang ibig sabihin nun. For no man, wala pang tao noon hanggang ngayon at sa darating pang panahon, sabi dyan, ever, yet, wala pa talagang nangyari, hated his own flesh. Nakakita ba kayo ng tao na naglalakad sa kalsada tapos mayroon labaha? Iniibig ko yung sarili ko. Iniibig ko yung sarili ko. Meron pang ganon? Na bawat ganon, tulo ng tulo yung dugo. Walang ganon. Ano? Kaya sabi dito, walang ganon, pero ang makikita natin, ito yung normal. But nourish it, and what? Cherish it, even as the Lord, the church. Ang normal, inaalagaan mo ang katawan mo. Ninonourish mo. Pinapakain mo. Kanya nga, lahat ng masarap sa atin, yun ang pinipili natin. Eh, ano? We nourish it, and what? Cherish it. Pinapasaya mo. Hindi ka gumagawa ng isang bagay na nakalulungkot o nakakapagpighati
sa iyong sarili. Ganon din naman ang Panginoon sa kanyang iglesia. Kanya nga ang tanong, masaya ka pa ba sa iyong asawa? Kasi babalik yung tanong na yan, masaya ka pa ba sa relasyon mo kay Kristo? Eh, ang sagot sa tanong na yan, eh, masaya kayo sapagkat ang patunay, eh, yung narito kayo ngayong umaga. Amen? So, tayo ay nagmamahal sa Panginoon. At ang sabi ng Bible, sa verse 30, for we are what? Members of His body, of His what? Flesh and of His bones. Tayo daw, ano? Tayong mga mananampalataya ay miyembro ng ano? Ng kanyang katawan. Yung katawan dito ay tumutukoy sa body of Christ. Kung ikaw ay tunay na ligtas, sabi ng Bible, ikaw member ng body of Christ. Are you with me? Kaya nga naituro ko na yan ng mga ilang linggo na merong sinasabi na body of Christ. Always in the singular form. Ano po? So, lahat ng mga naligtas mula nung si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo hanggang sa end of the church age, which is what? Rapture. Ang sabi ng Bible, yun ang bumubuo ng body of Christ. At ang bumubuo ng body of Christ, ang iba sa kanila, nasa langit na ngayon. Ano? At tayo naman ay nandito pa sa lupa. Kanya, sino ba ang bumubuo ng body of Christ? Lahat ng mga naligtas na nasa langit na ngayon at mga nabubuhay pa at nasa lupa pa ngayon hanggang sa dumating yung end of the church age. Ang tawag doon, rapture. Ano po? Kanya nga, to be absent from the body is to be what? Present with the Lord. Huwag niyong kakalimutan yan. To be absent from this body is to be present with the Lord. Kumbaga, kung ikaw ay ligtas, pag ikaw ay namatay ngayon, pagpikit ng mata mo, pagdilat, langit na kagad yun. Naunawaan niyo mga kapatid? So, lahat ng buhay at mga patay na sa lahat ng panahon mula nang si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo hanggang sa araw na tinatawag nating rapture, which is the end of the church age, lahat na yon ang bumubuo ng body of Christ. Ang sabi diyan, for we are members of His body, of His flesh, and of His bones. Kanya lang, huwag nating kakalimutan na bagamat mayroong body of Christ, eh may mga local churches. Are you with me? Ang local church na Metro Laguna Baptist Church, eh kilala natin kung sino yung mga members natin. Unawaan niyo mga kapatid. Pero yung lahat ng members ng body of Christ, hindi natin sila kilala. At hindi rin natin alam kung ano ang nangyayari bagamat may pangako ang Panginoon sa body of Christ at hindi mapapasubalian yon. Mangyayari yon. Paano natin ma-experience yung pangako ng Panginoon to His body gayong tayo ay members ng local church? Kanya, kung ano yung plano niya na pinag-uutos niya, dapat yun ang gagawin natin sa ating local churches. Ano po? So, ano sabi rito sa verse 31? For this cause shall a man leave his father and mother and shall be what? Joined unto his wife. And they two shall be one flesh. Kanya nga, ito po ang talagang plano ng Panginoon. Pag mag-aasawa, parehas nilang iiwanan ang kani-kanilang mga pamilya. At sila ay magsasama, magiging isa, at sila ay bubuo ng sariling pamilya. Alright? Kanya nga makikita natin,
Yung dalawa, may tag-iisang pamilya, dalawang pamilya, pagka nag-asawa sila, bubuo sila ng sariling pamilya, naging tatlong pamilya. Hindi nagsama-sama sa iisang pamilya. Naunawaan niyo mga kapatid, kaya makikita natin, kung susundin lang natin ang salita ng Diyos, ay marami po tayong papakinabangin. Ano po? Look at verse 32. This is a great mystery. Sabi ni Apostle Paul, but I speak concerning Christ and the church. Ano po? So, anong klaseng pag-ibig? Sacrificial love. Number two, sanctifying love. And number three, satisfying love. Sapagkat ang sabi sa verse 29, for no man ever hated his own flesh, but what? Nourisheth and cherisheth it. Yan ang pag-ibig na ibinigay muna at ipinakita muna ng Panginoon Jesucristo sa atin na dapat tularan ng mga asawang lalaki. So sabi ng Bible, a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Last verse. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife as himself. Paano mamahalin ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae? Kung paano niya minamahal yung kanyang sarili? Kung inaalagaan mo ang sarili mo, alagaan mo ang asawang babae. Kung bumibili ka ng mga pangailangan mo para ikaw ay sabihin natin maging patuloy na mabuhay, ganun din, bibilan mo rin ng kanyang pangailangan ng iyong asawang babae. So, yun ang role ng lalaki. Ano na sabi ng Bible? And the wife see that she what? Reverence her husband. O, unang tanong, ano ang responsibility ng asawang babae? Submit. See that she reverence her husband. Ano ang responsibility ng lalaki? Love. Nevertheless, let every one of you, in particular, love his wife even as himself. Sa lahat ng mga anak, sabi ng Bible, children, obey. Ano po? Kanya, kayong mga bata ay maging masunurin sa inyong mga magulang. Maliwanag po ba? So, pinabati ko muli ang lahat ng mga tatay sapagkat talagang third Sunday of the month of June talaga ang nakaugalian na pag-celebrate ng Father's Day. Ano po? Pero tayo po ay ipinospon natin next Sunday tayo. Ano? But nevertheless, because of the scheduled tradition, ay nilayong ko na magturo ng responsibility na magpapaalala sa lahat ng mga asawang lalaki kagaya ko, sa lahat ng mga binata na nagpaplanong pumasok sa pag-aasawa, at sa mga asawang babae, at sa mga babaeng nagpaplanong mag-asawa, na tayo po ay pagka nagtayo na ng pamilya, ay merong kanya-kanyang responsibilidad. Gawampanan natin sa ikabubuti ng ating pamilya at ng ating sosyedad. Ang mga bata, pasalamat kayo na kayo dinadala ng inyong mga magulang sa iglesia. Ano po? Mahalin ninyo ang Panginoon. Kanina, yung mga bata, nag-examine dyan sa bookshelves natin. May mga ilang Bible. Aba, talaga naman, akin na lang to, Pastor. Ano po? So, sige po, inyo na yan. At bibigyan pa natin, try natin mag-secure pa ng mga
a Bible. Sa mga magulang, ay inyo pong ipakita ang mabuting halimbawa sa inyong mga anak na paano silang susunod kung wala tayong mabuting pakita. Dapat ang mga magulang ang nangunguna sa pananalangin sa tahanan. Dapat ang mga magulang ang nangunguna sa pagbabasa ng Bible sa tahanan upang ang mga bata ay magsisunod sa magandang halimbawa ng mga magulang. Naniniwala po ako noong nakaraang buwan, we celebrated Mother's Day and now it's our time. You know? Kaming mga tatay naman ngayon. You know? Pero alam ba ninyo mga kapatid, na kung meron man pinakamahalaga na role and responsibility na gagampanan ang isang tao, bagamat bawat isa ay dapat gumanap ng kanyang tungkulin, kung meron mang pinakamahalaga, eh ang responsibilidad ng mga tatay. Bakit po? Sapagkat sa atin, ipinagkatiwala ng Panginoon ang leadership sa ating mga tahanan. At yan ang pag-aaralan natin mamaya sa ating worship service. As we continue on in the roles of every individual in the family. Kaya kung meron kayong asawang lalaki, mga nanay na nandito dito, na hindi pa ligtas ang inyong mga asawang lalaki, ipanalangin nyo na maligtas. At ipanalangin nyo na gumawa ang Panginoon sa kanilang buhay para sila ang maging tagapanguna ng inyong pamilya. At kung kayo naman ay asawang lalaki at meron pa kayong ang inyong asawa ay hindi pa mananampalataya at hindi pa niya naintindihan ang kanyang responsibility, patuloy tayong manalangin. Ang Diyos ang nagdisenyo ng pamilya. Diyos ang bubuo ng pamilya. Ang mahalaga lang, maunawaan. Kanya, let's keep on sharing. Share natin sa mga kapitbahay natin na nakikita natin, bakit siya nang bubugbog ng asawa? Bakit yung asawa ba ay bungangera? Hindi kasi nila alam yung alam natin. Kanya, kung we will just keep sharing the word, I will make myself available kung gusto ninyo sa inyong tahanan, imbitahan ninyo yung inyong pinakamatalik na kaibigan. Simula lang tayo. One family, invite one family. Tignan natin kung ano gagawin ng Panginoon. Ano po? Sapagkat kapag yung isang pamilya, nag-imbita ng isang pamilya, dalawang pamilya na yan. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mag-Bible study, pero magiging dalawang pamilya, mag-iimbita ng tagi-isang pamilya, sa susunod, ilan na sila? Apat na sila. Kapag yung apat nag-imbita ng tagi-isa, sa susunod, ilan na sila? Walo na sila. Ano? At yung walo nag-imbita ng tagi-isa, ilan na sila sa susunod? 16. Amang gagaling sa math ng mga ito ah. Ano? So, ganun lang naman yon. Ano? Kanya, let's just keep on sharing. Ano po? Hindi nila alam, kanya wala silang masusunod. Pero kung meron silang alam, meron silang masusunod. Maliwanag po ba mga kapatid? Alright, okay. So sa ngayon, ang mga bata ay join muna sa atin and then we will reorganize our children's Sunday school next week. Ano po? Kanina, yung iba, talagang kanya-kanyang timplahan ng kape. Ano? Sabi ko, teka muna, bakit kape ang tinitimpla ng mga bata? Ano? So, sa susunod na linggo, chocolate. Oh, chocolate. Ano? Chocolate tayo sa susunod na linggo. Ano? Kanya, aagahan natin. Ano? Aagahan natin. Kanina, ako yung nagsundo. Ano? Eh, marami kaming hindi nasundo. Ano? Sapagkat isa lang yung sasakyan. At ako naman, ay for the first time, after so many years, nakapagmaneho ulit ng ano ng manual. At hindi pa ano floor shift.
hand shifting, you know. Katabi ko si brother dyan eh. Hindi lang siguro nagpapahalata, naninenerbyo siya sa kanina sa akin. Kasi, ang lapit pa ng, ano, ng leg room, ano. Pagkatapos, syempre, iba yung preno ng preno ng sasakyan ko. Yung preno ng sasakyan ko, konting tapak lang. Ito, talagang hindi ko alam kung bobombahin ko ba o gano'ng kadiin ba yung ano. Talagang, sabi ko, naku, tatamaan na. Ano? O kanya, engine brake, lahat, everything. Anyways, yung tayo po ay nandito, mga kapatid, patunay na sinamahan tayo ng Panginoon. Because of that, I'm happy. Kanya, patuloy nating i-invoke ang biyaya ng Panginoon. Mahalin lang po natin ang ating Panginoon. Ano po? At siya lamang at walang iba. Ano po? So tayo magsitayin lahat at pagkatapos po ng closing prayer ay meron tayong short break, and then pagkatapos itutuloy natin yung ating pag-aaral on family roles. Actually, maiksi lang ito para meron tayong mahaba-habang lunch fellowship after this. Ano po? So tayo muna isang daling manalangin. Amang banal, maraming salamat po na aming natalakay ang family roles. Lord, ikaw po ang nagdisenyo, nagtatag ng pamilya mula pa sa Garden of Eden hanggang sa panahon namin ngayon at hanggang sa darating na panahon. Lord, mahalaga po ang pamilya. Though the family is the smallest unit of our society, pero Lord, kung ang bawat pamilya ay masasakop mo at magpapasakop sa iyo, Lord, naniniwala po kami na this world could be a better place to live in. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ang bawat tatay. Tulungan niyo ang bawat nanay. Tulungan niyo ang bawat anak na wala pang asawa, na aming magampanan ang aming mga kanya-kanyang tungkulin. For husband to love their respective wives, for the wives to submit to their own husband, and children to be obedient to their parents. Lord, hindi po namin kaya, maliban na lamang po na kayo ang gumawa at tumulong sa bawat isa. Pinupuri kita ngayong umaga sapagkat just to be here today at nagampanan ng mga nakaraang araw ay Lord, napakabuti mo. Napakabuti mo. Maraming salamat po sa iyo. Hindi namin kontrolado ang bawat pangyayari. Alam lang po namin ang aming magagawa at alam namin ang iyong kalooban. Kaya dalangin ko po na masumpungan mo kami na matuwid ang aming mga puso't isipan na anumang mga pangyayari ang iyong pinahintulutan ay hindi naging hadlang upang kami ay mapahiwalay sa iyong kalooban. Hindi nagbago ang aming pananampalataya, ang aming pagsamba. Walang nabago, Panginoon. Maaring mas mahirap kaysa sa dati, pero Lord, hindi mo pinahintulutan na kami ay mapatalikod at hindi mo pinahintulutan na hindi namin magawa yung dati naming nagagawa. Lord, kung meron mang pagbabago na dapat maranasan ng bawat isa, ay yung kami ay higit na napalapit sa iyo kaysa sa dati. Lord,
tulungan mo ako and make me a better pastor than I was yesterday. At Lord, I'm willing to train, I'm willing to be trained, and I'm willing to learn. At alam ko po na hindi ka namin dapat sisihin sa anumang mga pangyayari. Kanya, huwag niyo po sanang makita, Panginoon, na kami ay magre-reklamo. Bagkus, pasalamatan ka namin sapagkat lubhang napakabuti mo. At ang iyong kalooban at ang iyong kaluwalhatian ang aming ninanasa. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa. Ito po ang hilingin at dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. God bless you po. You're